Wala, magandang umapo sa lahat. So, this is the 18th Sunday in Ordinary Time. So, gospel reflection po muna tayo. Wala, ito yung gospel ngayon is about greed. O yung sakim, o yung kahaman, o swapang sa Tagalog. So, nagsabi ang Lord ng isang parable na may isa raw tao na nagkaroon ng maraming ani. By being bountiful, so dahil doon hindi niya malaman kung saan niya ilalagay yung kanyang ani. So ginawa niya, ginaba niya yung kanyang imbakan at kumuha ng mas malaki. At naging happy-go-lucky na siya dahil napakarami ng ano niya. Well, based on the parable, God said to that man na hangal. Di ba? Hangal. Kasi ngayong gabi na to, mamamatay ka at hindi mo madadala lahat ng kayamanan na meron ka. Well, yun yung pinaka-ano nung concept eh. Kasi sinasabi nga ni nung online mass, kasi medyo pinapakaramdaman ko pa yung paa ko eh. So, online mas muna tayo ulit. Sabi nyo rin, Father Mario sobre Juanite, yung fool daw, yung pagiging hangal daw, yung paniniwala sa mali. O hindi naman, yung pagmamatigas sa maling paniniwala. O yun. Mahirap maging sakim kasi hindi naman natin madadala sa kabilang buhay yung ating maiiwan. At kahit yung ating talino o yung ating karurungan, hindi natin madadala pag patay na tayo. Sino makikinabang yan? Di ba? Wala. Kaya nga ako, tumulong ako sa mga estudyanteng walang bayad. Hindi lang na-share ko yung alam ko, nadagdagan pa. Okay? So, yun lagi ko sinasabi sa vlog before. Yun bang pagiging practical? Lagi bang may perang involved dapat? Kailangan ba may perang babalik sa'yo? Kasi pag puro sa'yo, sa'yo lagi, kasakiman na yun. Pag sobra, excessive desire to have anything, including knowledge. Diba? Okay, tumalino ka nga, pero ayaw mo namang nagsasucceed yung iba. That is also greed. Meron pa, tumutulong ka nga sa ibang tao, sinishare mo nga kung ano yung meron ka, pero panay naman ang isip mo, ano yung nawala sa'yo? Diba? Nagpautang ka nga, pero lagi mo namang iniisip kung kailan ka babayaran. Diba? Pagpautang ka, lagi mong iniisip yung date kung kailan magbabayad at kung kailan yung araw ng sahod ng taong pinautang mo. Diba? Ang pagtulong sa kapwa is hindi mo kinocompromise yung sarili mo. Because pag pwede mo compromise ka na at excessive na yun, kasi ang greed is yung walang contentment. It compromises it compromises contentment, ibig sabihin. Hindi mo, hindi kinocompromise mo yung definition o yung real meaning ng pagiging contento. Di ba? Tsaka yung pagiging sakim din is, yung masyado kang nag-iisip o masyado kang stress na, paano ka magkakaroon ng pera? Halimbawa, ako, paano na yan? Bayaran na ng ganito, bayaran na ng ganun. Kailangan mong dumiskarte ng pera, kailangan mong dumiliensya, iba sa Tagalog, sa Pilipino, kailangan mong dumiliensya. Pero ano nangyayari? Dumidiliensya ka nga, pero ang isip mo naman is hindi mapakali. Diba? Yung kapalit din, yun eh. Yung kapalit ba nung
perang magkakaroon ka, yun ba ang magiging kapalataga ng isip mo? Kasi merong kang kumikita ng pera pero hindi na mapanatag. Once na hindi ka na mapanatag, masyado ka lang, ang habol mo lang is pera, and then, yun na. Diba? Kaya ako, kung kaya kong mag-share sa mga tao, maliit o malaki, hindi ko na sinisingil. May tangan ako ng 10 piso o 20, hindi ko na sinisingil. One thing, stand ko na yung masisira pa yung samahan namin ng tao, yung pagkakaibigan namin sa maliit na bagay. Two, kung talaga naman kailangan eh. Di ba? Kasi may mga bagay, yun eh. Kung yung 20 pesos na yun, hindi mo mapakawala. Ano pang ini-expect mo na papakawala mo yung halagang 1 milyon o 100,000? O yung 20 pesos hindi mo mapakawalan, yung 100 piso hindi mo mapapakawalan. At hindi lang pera yun. Sa material na bagay din. Di ba? Kasi maraming tao nag-iisip, lalo na panahon ngayon, di ba? Bumabawi pa lang sa pandemic, paano sila kikita, paano sila mabubuhay. Pero sinasabi nila nagpapasalamat sila kay Lord. Well, kung nagpapasalamat kayo kay Lord, at kung talagang reload yung nasa isip nyo, hindi nyo iisipin yung due date ng mga bills. Kasi alam nyo darating yung pera. Or kung kukulangin man yung ano nyo, may darating na extra at makakabayad kayo. Makakaraos kayo. Yun yung contentment. Because psychologically, mentally, you pray that God will not abandon you or will not forsake you na hindi ka makakabayad ng bills mo. Kasi minsan, yung iba gustong kumita, and then yung mga bigger things beyond kita, yun na yun eh. May mga bagay na mas mahalaga pa kesa sa kita. Diba? Yung kapanatagan ng isip na hindi kayong ura-urada gabi-gabi, iniisip mo yung mga tao o yung alaga mong, may alaga kang hayop, iniisip mo. Ba, kung hindi ka mapakali, bakit iniwan mo sila in exchange for that money? And alam naman natin ngayon, di ba? Pumasok na yung monkeypox at may COVID pa rin. So, aalis pa ba tayo basta-basta ng sobrang layo? Ibig sabihin, labas ng Pilipinas, for example, in exchange na gusto nating kumita ng pera. Ano ba mas mahalaga sa iyo? Di ba? At yun nga sinasabi ni Father Mario, may mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pera. Ano yung pipiliin mo? Yung perang kikitain mo o yung kapanatagan na panatagang nakakatulog sa gabi dahil wala kang iniisip na hindi mo naasikaso, hindi mo nakita, hindi mo alalahanin kung paano na sila kasi nakikita mo sila. So personally, you can attend to those things. Yun nga lang, wala kang kita na malaki na sapat para, you know, for daily living. So ano yung mas mahalaga sa'yo? At yung nga sinasabi ni Father Mario na hindi what you kept, kundi what you give or what you scatter. Yun ang mas mahalaga. Kasi may accounting yan eh. May accounting daw yung tatanungin kanila. Kasi lahat naman ang binigay sa atin, including talino and wisdom, talent, lahat yan ipinahiram sa atin. Hindi yan atin. So, yun yung magandang nakita natin sa gospel ngayong Sunday. Even sa politics, di ba? Sa politics, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Nagpresidente ka na, di ba? Nagpresidente ka na ng Pilipinas. The highest position that a politician or a government official can have. Pero anong ginawa mo? Tumakbo ka pa in
in a lower position dahil hindi mo kayang bitawan yung public service. Is that public service? Well, bago ka magpresidente, well, marami ka nang dinaan ng posisyon, di ba? Bago ka nagpresidente. So, is that not public service to you? Yun lang yun eh. Yung mga dinaanan mo mga posisyon, including cabinet secretaries, is hindi ba public service yun? Bago ka naging presidente ng Pilipinas, yun ba ang mga pinagdaanan mong posisyon before? Yun ba eh hindi public service? At kahit pagkatapos ng term mo, ibig sabihin matanda, ibig sabihin, kumbaga sa trabaho, nasa retirement age ka na, hindi ka pa rin, hindi mo pa rin mabitawan yung politika. Because alam naman natin, sa politika, meron kang power, meron kang money. But hindi mo pa rin mabitawan yun. Pero ang ginagamit mong dahilan is public service. Halimbawa. So yun lang, dapat marunong tayong mag-let go. Diba? At saka kung ano yung mahalaga sa ano. Kasi, ano bang mas mahalaga sa inyo? Diba? Kasi minsan, kung pera ang pipiliin mo, may masasakripisyo ka. And then kung i-let go mo yung kita, kasi may mga tao na hindi nga sila kumikita o sumasahod ng ganong kalaki. Or hindi naman ganong kalaki yung kanilang sinasahod. Pero masaya sila. Masaya sila kung ano yung kanilang kinalalagyan. May mga taong hindi na nag-iisip ng due date eh, kasi wala naman silang mababago eh. Di ba? And may mga tao kasi, eto yun, may mga tao kasi na iniisip nila when they speak their minds or nag-express sila ng opinion, they would think they would change things. They are so fixated that their voice can change any system, any rule, any policy na sa tingin nila tama. That is also greed. Yung ang tingin mo sa sarili, tingin mo eh, tama ka. Kung sa tingin, okay, tama ka and around your circle, tama ka. Pero yung the other side, tama ka rin ba? Hindi mo masabi. Kasi natural, maaring tama ka sa sarili mo, sa tingin mo tama ka, or inner circle mo, mga kamag-anak mo, kaibigan mo, kakilala mo. Friends and acquaintances, relatives, tama ka. But to the other side, have you seen the other side? No. So that is also greed. Masyado kang fixated sa'yo at sa sasabihin mo. That is why I tag people to correct me if ever I'm wrong, because I don't see the others, I don't see the topic kinagaya na nakikita nila. So kung may madadagdag silang input doon, the better. Di ba? Kaya nga ako nagtatag eh. Lalo na sa basketball. Tinatag ko yung mga basketball naglaro talaga dahil sila yung naglalaro with the normal rules. Yung physicality ng game naramdaman nila. And they can correct me if ano kasi sa akin, special rules, in-adjust nga. Diba? So, yung mga ganun. So, yun lang sana, no? Wag na, yun yung maganda yung gospel na yun, diba? Nagsimula lang nun dahil may nagtanong kay Lord na sabihan mo yung kapatid na ishare daw yung inheritance. O yun na nga yun, pag pinamanaan kayo, sobra-sobra yung pamana sa'yo. So, dapat yun. Diba? Kung sobra-sobra yun, wala ka nang mapaglagyan. Kasi minsan kasi pag sobra-sobra na, problema pa rin yun. Kung problema na yung kulang, mas problema yung sobra. So, anong ginagawa sa sobra? Tinatanggal para gumaan. Inaalis. Kung masikip, hindi ba? Pag sobra, inaalis para lumuwag. Or inaalis para magkasya. So, yun yung remedy doon. Kasi minsan, yung iba,
hindi natin mapakawalan. Kasi meron tayong ano eh, meron tayong sentimental value. Pero yung sentimental value na pinaka-importante dapat is marunong tayong magbahagi o maging mapagbigay tayo sa kung ano man ang meron. Hindi lang material na bagay o pera yon. Lahat ng pwede nating ibigay na walang hinihintay na kapalit. So yun lang po.